Kamusta mga tol? Sino ba itong isa pang import ng San Antonio Phoenix na si Nenad Miljanovic? Kaano ba talaga kagaling itong si Nenad Miljanovic mga tol? Yan ang i-explain natin ngayon. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat! This guy is a pure point guard mga tol with exceptional court vision and passing skills. Good shooting skills din although not really aggressive pa rin sa scoring kasi nga pass first point guard ito. This guy can give San Antonio Phoenix what they really need and that is playmaking. Ang best strength talaga ng taong ito is a pick and roll. Pick and roll dito, tingnan nyo itong bounce pass na ito mga tol. This is classic bounce pass na doon mo papatalbugin sa may paa para maliit ang chance na maagaw kasi hindi agad-agad yan maaabot ng kamay. Pick and roll ulit dito, nag-under, kinambi sa kabila. Tingnan nyo mga tol, kahit nakatalikod dyan, nakalingon ka agad ang ulo. Kaya magandang alley-oop pass yung ginawa niya dyan. Pick and roll ulit dito, nag-trap defense pero walang sumalo sa roller. And right away, inalip na niya yan dahil ang luwag ng dadaanan ng roller. Very good pass talaga yan mga tol. Nagkaroon naman ng switch dito and seal. Binagsak agad sa seal ang bola. Tingnan nyo ito mga tol, pagka-pass sa kanya, nag-under agad yung tao niya, di ba? So ang ginawa niya, nilipat niya sa kaliwa yung bola. Then napakagandang pocket pass talaga niyan. Napakabilis ng pangyayaring niyan mga tol. Pick and roll pa rin, nag-under na naman at biglang kinabig sa kaliwa. Iwan ang bantay. Dahil dyan, biglang tumulong ngayon na sa corner kaya pinasa niya sa corner. Wide open yan. Pick and roll pa rin dito. Ayan yung unang screen, ayan yung pangalawang screen. Tingnan nyo mga tol, nakatingin sa roller kasi ina-anticipate niya na mag-held sa roller. Pero bigla niya sa corner ipinasa yan. Nasa corner na naman siya dito, mayroong kumat sa ilalim. At pagpasa sa kanya, biglang ibinagsak niya sa ilalim. Sobrang bilis niyan, kahit yung kakapi niya, nagulat. Pick and roll pa rin dito, pinuwersa sa kanan, na-attack ang help defense, kaya binagsak na lang niya sa gitna ang bola. Pick and roll pa rin, tingnan niyo mga tol. Again, na-anticipate niya yung mga help sa roller. Kaya doon siya nakatingin sa roller, pero look away pass na naman yung ginawa niya dyan. Ito naman ang the best sa lahat ng nakita ko sa ginawa niya. Yung mga talagang magagaling pumasa mga tol, alam niya yung location na hindi kayang abutin ng kamay para hindi maagaw yung pasa niya. Tingnan niyo itong bounce pass na to mga tol. Napakahirap niyan maagaw kagad ng kamay kaya paan na lang yung ginamit niyan pero lumusot pa rin yan. Ganitong ganito yung pasok dati nung sinagot ako ng jowa ko. Eh, live sa akin eh. Pick and roll pa rin, sumuna yung nasa wing. Magandang pasa yan papunta sa wing. Pick and roll pa rin, tingnan niyo mga tol. Bago pang makita ng depensa ng roller ang bola, nakarating na pala sa tao niya yung bola. Siyempre, hindi mo mawala ang pick and pop. Malamang gamitin nila sa San En mga tol kasama si Mitsui. Dito lumingon naman yung tao niya. Kaya ang ginawa niya, sinilaksak kagad niya. Kaya ayan, pinakain ng alikabok. Pick and roll pa rin dito, gumamit ng turbo. Iniwan ang bantay. At ayan na nga, naglabasan na mga cheerer na Rukawa. Rukawa? Rukawa? L-O-V-E Rukawa? Meron din tira sa labas ang mamang ito pero bihira siya tumira sa labas mga tol. Dito walang niya, nakakasilo talaga yung court. Nag-under yung tao, kaya dalawang dribble pull up yan. Pick and roll pa rin dito, nagkaroon ng switch, sinapian ni Iverson, binato! Bang! Dito gumamit na naman ng turbo, simpleng pull up jumper, pasok yan. Then syempre magaling niya pumasa so magaling din niya sa fast break. Fast break naman dito, Diyos ko po nasilaw na yung bantay, hindi man lang makita yung muka. Tapos pinakitaan ng white chocolate na pasa. Fast break pa rin, late ang pantay kaya inatake na niya yan, foul yan. Pero syempre kahit anong galing mong playmaker, matatapon at matatapon pa rin ng sabaw. Sa akin palagay, etong si Nenad Miljanovic is not an exceptional one-on-one player but a very good team player mga tol. Mukhang ang plano ng San En is to build a well-balanced team like a European team. Nandiyan si Gore sa ilalim, mayroong stretch four na si Mitsui, nandiyan si Sakuragi na kulay pink ang buhok sa dos, etong si Rukawa naman bilang playmaker and distributor. He will be a great help for San En for sure dahil they badly need playmaking talaga. Si Ryota, si Boy Labo at etong si 3D are not really playmaking guards pero etong si Rukawa ay talagang napakaganda ng court vision at decision making and he is exactly what the San En team needs right now dahil maraming pagkakataon na parang lutang talaga yung depensa ng San En at kulang talaga sa teamwork. At sa tingin ko, etong si Rukawa ang magdadala ng peace and order sa opensa ng San En dahil sa kanyang likas na playmaking abilities. Shoutout kay Arnold Paginto, James Benedict Garcia, June Diberoy, Alain Epistola, Eunice Sentin ng QC, Elisar Endaya, kay Gerson Roroy Suaybagyo from Al Dafna Doha Qatar, Arvin San Juan, Rex Sale Jr., Lester Francisco from Nueva Ecija, Chambers Gamers, Ace Plunderer, Aldrin Ramos, Artifil Wi-Fi at sa GF niyang nasa tate, Kabugoy TV, J. Larmy Enrico, RR Studio TV, Nathie Algarin, King Time Zone, Mark Rosella, Jun Sistona at kay Miss Yasi Pressman.
O yan mga tol, kita-kits tayo ulit sa susunod na analysis. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.